Ayan, so tatlo yung na-receive ko for each document. So hi guys, welcome back to my channel. So update, finally na-receive ko na ang NOAA 1 ko. Advance. Yung NOAA 1 ko for my adjustment of status. So, huwag kayong magbibigla, tatlong letters yung ma-receive nyo per each category for your adjustment of status, employment authorization document, and your advance parole. Okay. So, pasensya na kayo, medyo maingay yung wind chimes. Yeah. Kasi malakas ang hangin. Pwede naman ako mag-vlog sa loob para medyo pahimik. Pero mas gusto kasi mag-vlog sa labas. Kasi maaliwalas. Masarap nang nasa, ano ka, napapaligiran ka ng nature. Okay. So, bigay ko lang sa inyo yung timeline. So, nung February 8, nagpunta kami ng FedEx. And, sinabit na namin yung mga papers namin. And then, February 12, kasi pag nagpa-FedEx ka, meron ka kasing option kung gusto mo pa-express. Or gusto mong kasi for each day habang tumatagal, habang malayo, mas nagiging mura yung pagbabayad mo nung shipping fee. So ang as mentioned, ang pinili namin is Wednesday para mababa lang yung bayaran namin. Magagawa rin ako ng separate vlog para malaman nyo kung paano nyo pwedeng i-track yung FedEx document nyo. And then February 19, naka-receive ako ng text from USCIS na na-receive na nila yung application namin. And then, huwag kayong magtaka kasi tatlong text messages yung marireceive nyo. Kasi nga, per each category siya. So, ang marireceive nyo lang through text is, sasabihin lang na your case was received, and then yung receipt number per each document nyo. So, insert ko na lang dito yung photo kung ano yung itsura ng text message. February 24, which is kahapon, na-receive ko na yung physical na letters, which is this 3. Pero naka-date dito kasi is February 20 nila pinadala. So, 4 days. It took 4 days before I was able to receive it. Okay. So, check natin. Okay. So, guys, as mentioned, pag may pinadala sa inyong document, huwag niyong ipagwawalang bahala. Lagi niyong itatabi kasi importante lahat yan. So, ang nakalagay lang dito is yung case type, which is yung I-485, and then yung application for permanent residency, and then yung reference last classification nyo, which is yung admitted as K-1 fiancé, and then nakalagay lang dito yung payment information nyo, and then your name and your address. So, ang nakalagay lang dito is, the above application petition has been received by our office and is in progress. So, ibig sabihin lang na confirmation na na-receive na nila to. And then, if ever na magkakaroon ng certain changes with regards to your name and your address, pwede nyo silang i-notify. Kailangan nyo silang i-notify agad. And then, nakalagay naman dito yung next steps nyo. So, nakalagay lang dito, USCIS will schedule a biometrics appointment for you to have your biometrics electronically captured at the USCIS. So, nakalagay dito lahat nung next step nyo. So, nakalagay din dito, makaka-receive kayo ng another mail. Yun na yung appointment notice nyo, which nakalagay na dun yung specific date, yung time, and yung lugar kung saan kayo magpapa-fingerprinting and magpapa-photograph. So, let's see here. So, nakalagay dito, huwag kayong pupunta kagad dun sa fingerprinting na place. Kailangan hintayin nyo muna yung appointment notice nyo. Kasi kailangan nyo dalhin yun once ready na kayo mag-gawin fingerprinting and your photograph. Nakalagay lang dito, this notice does not serve as your biometrics appointment notice. So, ayan siya. So, yan ang makikita nyo sa letter. So, hindi ko mapakita yung header kasi nga, andun yung aking information. So, yan yung for your adjustment of status. So, one letter. Yung ang kapal-kapal na nasuot ko, nilalamig pa rin ako. Okay, then yung next is yung case type. Yung I-765, which is yung application for employment authorization. So, ito siya.
So nakalagay lang dito yung details nyo, yung receipt number, yung date, yung alien number, yung date of birth nyo, your name and address. And nakalagay dito yung payment information is zero since nag-a-apply tayo ng adjustment of status alongside with this document. So hindi natin kailangan magbayad ng separate for this one. If you are going to apply for the adjustment of status for the first time. So nakalagay lang dito eligibility category, which is C9. So nakalagay lang dito na na-receive na nila, and then ayan. So yun lang yung details na nakalagay. So sinasabi lang na na-receive na nila yon, and then if ever na makareceive kayo na may priority date, wag niyo masyadong bigyan ng importansya yun kasi depende pa rin yun. Bibigyan kayo ng update ng USCIS. Then, yung last but not least is yung application for travel document. So, same, nakalagay lang yung receipt number nyo, and then yung date, yung notice date, yung alien number nyo, yung birthday, yung name, and your address. And then, nakalagay lang dito, the above case has been received by your office and is in process. So, same thing, but ano lang to, notice nyo lang to na na-receive na nila. So, hindi pa to yung mismong advance parole document nyo. So, yon. Ganun lang siya kabilis, guys. So, akala ko nga mag-march pa bago ko ma-receive. So, ayun na. Medyo na-excite na ako. Kasi excited na ako magtrabaho. Ayan. So, yun lang for today, guys. By the way, bago ako mag-closing, gusto ko lang i-shout out yung mga subscribers ko, yung mga loyal subscribers ko na laging nagbibigay ng positive comments, yung laging nagko-comment every time na meron akong bagong vlog. Sobrang na-appreciate ko kayo. Tsaka dun sa mga nagtatanong, galit. Ayan. So, sa mga nagtatanong, as much as possible po, ginagawa ko yung best ko na masagot kayo. Pero, pag hindi ko po talaga alam yung sagot, pasensya na, nire-refer ko kayo sa Google. Kasi, ang kaya ko lang po sagutin is yung mga na-experience ko na. So, yung mga pinagdaanan ko na proseso. Pero yung iba na proseso na hindi ako aware, pasensya na po kayo kasi wala po talaga akong isagot, masasagot dun. Ayoko naman po kayong sagutin tapos mali-mali pa rin sagot ko kasi hindi ko alam yung totoong sagot nun at hindi ko na-experience. So, pasensya na po kayo. And then, so, shout out lang kay Maylene Kabalit. Hi ate, so good luck sa'yo. Kailangan mo lang mahabang pasensya bago ma-receive yung certificate of clearance mo. Pero once na-receive mo na yung certificate of clearance mo, for sure, malay mo kasabayin mong ma-receive yung NVC letter mo. And you're ready to go para magpa-interview. So, magpa-medical and magpa-interview. So, good luck sa'yo ate. Sana ma-approve ka. Actually, approve na yan. I-claim mo na. And also to Iza, I miss you, be. Ayan, good luck sa'yo dyan sa Canada. So, hopefully one day, makabisita ka sa akin dito. Sabihan mo ako kung mag-grocery kayo dito para mapuntahan kita, meet up tayo. And also to Tinay, I miss you. And si Miem, ayun. So, ate, thank you dun sa suggestion mo. Itatry ko yan. Itatry kong magsangag ng rice na may brown sugar. Mukhang masarap. And kay Des Tagulaw, thank you ate. So, good luck din sa'yo. God bless. And thank you sa mga positive na comments niyo. Si Pao Ju, ewan ko kung, sorry ate, hindi ko alam kung ganun yung pronunciation ng name mo. Thank you sa mga positive na messages mo, na appreciate ko siya. So, hopefully you're doing well. And thank you for always watching my vlog. And kay Jasmine Maria, so ate, good luck sa'yo. Hopefully lahat ng mga na-suggest ko or yung mga nasagot ko sa mga questions mo ay tama. Sana nakatulong siya sa'yo. And good luck sa pagpo-process mo. Approve na yan, i-claim mo na. Just make sure lang na kompleto kayo lahat ng documents. So, sa lahat ng nag-a-apply pa, good luck po sa inyong lahat. Huwag kayong mag-alala, medyo mahal, mahabang proseso. Pero once naman na approve kayo, worth it naman siya. So, yun lang for today, guys. So, thank you for watching my vlogs. Please don't forget to like and share.
and subscribe and hit the notification bell if you would like to be notified every time we upload a new vlog. So, thank you so much po. Till next time. Bye!